nila panapanahon. Sa kabuhayan malaking hamon, laban sa mapesteng sitwasyon. Mga kabayan, huwag nang mag-alala, andito na ang Exalt Insecticide. Ikaw ang Corteva maaasahan, kayang kontrolin ang bigaya ng iba. Fast-acting and long-lasting, effective ito pag ang gamit ay wasto. Exalt! Solo! Ito na din na kailangan ng halo. Siguruhin lang kung kailan i-apply. Dosing! Dapat tama ang sukat. Tandaan ang solo tiny dosing! Iba-iba ang mga agwat ng araw sa paggamit ng Exalt Insecticide. Sunin ang tamang recommended na timing mula sa unang gamit hanggang sa susunod. Sa talong ay 10 days ang agwat. Ang unang spray ay pag-usbong ng bulaklak. Sunan ito after 10 days, mag-apply ulit. Paglabas ng bunga, sundang muli after 10 days. Ito naman ang sa ibang pananim. Sa repolyo, 7 days ang interval. Sa patatas ay 7 up to 10. Sa kamatis at sibuyas hanggang 10 araw. Fast acting and long lasting, effective ito pag ang gamit ay wasto. Solo! Ito nga din na kailangan ng halo. Timing! Siguruhin lang kung kailan i-apply. Dosing! Dapat tama ang sukat. Tandaan ang solo timing dosing! Pag Exalt Insecticide ang gamit mo, panatag na tayo kabayan ko. Mag-Exalt Insecticide na tayo para sa aming maipagmamalaki. Exalt! Para sa aning maipagmamalaki. Ang mga magsasaka, hinaharap nila panapanahon. Sa kabuhayan malaking hamon, laban sa mapesteng sitwasyon. Mga kabayan, huwag nang mag-alala, andito na ang Exalt Insecticide. Exalt! Ikaw ang Corteva maaasahan, kayang kontrolin ang bigaya ng iba. Fast-acting and long-lasting, effective ito pag ang gamit ay wasto. Exalt! Solo! Ito na din na kailangan ng halo. Timing! Siguruhin lang kung kailan i-apply. Dosing! Dapat tama ang sukat. Tandaan ang solo timing dosing! Iba-iba ang mga agwat ng araw sa paggamit ng Exalt Insecticide. Exalt! Sunin ang tamang recommended na timing mula sa unang gamit hanggang sa susunod. Sa talong ay 10 days ang agwat. Ang unang spray ay pag-usbong ng bulaklak. Sundan ito after 10 days, mag-apply ulit. Paglabas ng bunga, sundang muli after 10 days. Ito naman ang sa ibang pananim. Sa repolyo, 7 days ang interval. Sa patatas ay 7 up to 10. Sa kamatis at sibuyas hanggang 10 araw. Fast acting and long lasting, effective ito pag ang gamit ay wasto. Exalt! Pag Exalt Insecticide ang gamit mo, panatag na tayo kabayan ko. Mag-Exalt Insecticide na tayo para sa aning maipagmamalaki. Exalt! Para sa aning maipagmamalaki.
nila panapanahon. Sa kabuhayan malaking hamon, laban sa mapesteng sitwasyon. Mga kabayan, huwag nang mag-alala, andito na ang Exalt Insecticide. Exalt! Ikaw ang Corteva, maaasahan, kayang kontrolin ang di kaya ng iba. Fast acting and long lasting, effective ito pag ang gamit ay wasto. Exalt! Solo! Sakto na di na kailangan ng halo. Siguruhin lang kung kailan i-apply. Dosing! Dapat tama ang sukat. Tandaan ang solo! Timing! Dosing! Iba-iba ang mga agwat ng araw sa paggamit ng Exalt Insecticide. Exalt! Sunin ang tamang recommended na timing mula sa unang gamit hanggang sa susunod. Sa talong ay 10 days ang agwat. Ang unang spray ay pag-usbong ng bulaklak. Sundan ito after 10 days, mag-apply ulit. Paglabas ng bunga, sundang muli after 10 days. Ito naman ang sa ibang pananim. Sa repolyo, 7 days ang interval. Sa patatas ay 7 up to 10. Sa kamatis at sibuyas hanggang 10 araw. Fast acting and long lasting, effective ito pag ang gamit ay wasto. Exalt! Solo! Ito na di na kailangan ng halo. Timing! Siguruhin lang kung kailan i-apply. Dosing! Dapat tama ang sukat. Tandaan ang solo! Timing! Dosing! Pag Exalt Insecticide ang gamit mo, panatag na tayo kabayan ko. Mag-Exalt Insecticide na tayo para sa anin maipagmamalaki. Exalt! Para sa anin maipagmamalaki. Alright. Magandang hapon po mga ka-agribida at welcome po sa isa na namang Agritalino session para sa pag-aalaga naman po ng repolyo uli. No? So ako po si Luis Sibayan, ang inyong pong product manager mula po sa Corteva Agriscience. At muli, pagkakwentuhan natin po yung mga benepisyong dulot ng ipinagmamalaki namin, Exalt 60SC para po sa repolyo. At syempre po, kasama ko po uli ang ating nag-iisa, ating expert pagdating sa usapang Exalt po. Walang iba po kundi si Ms. Vera Celuan Sintamblin, our field scientist for crop protection discovery and development. Ms. Vera? Hi, Sir Louie! Magandang hapon po at sa aking mga ka-agribida, Happy Tuesday! Yun, o nga, Martes. Okay, Happy Tuesday. Oo. Sasamahan din tayo, of course, no, ng ating mga ka-agribida na naka-online. And of course, meron po tayong ka-agribida na naka-onsite. Maya-maya po ay sila po ay magko-connect live po mula sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. Yan, mamamasyal tayo, no? And of course, magandang hapon sa ating mga kasama dyan sa ka-agribida onsite natin, no? Kay Ginoong Marvin Morales. At maya-maya, i-hook po natin sila dyan po sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. Alright? Mm-hmm. Yes. So, para yan sa isang virtual field tour at live discussion sa ating field. Yan, exciting. Correct. At para naman sa mga ka-agribida nating nakatutok ngayon online, so samahan niyo po kami hanggang mamaya dahil mainihanda po kaming mga exciting games as usual para sa inyo. At ihanda ang talas ng mga mata at isip, bilis na mga daliri sa pag-type at makinig pong maigi sa mga talakayan para manalo po ng mga Agritalino prizes. So mamimigay po kami uli ng sets of Exalt long sleeves with hoodie, 300 peso load, at of course mga Exalt caps. Yes.
Correct. So, Sir Louis, before, yan, ayan yung napagandang prices, no? Yes, of course. And syempre, tutok lang po kayo hanggang dulo, mga ka-agribida. Okay? Mm-hmm. And so, Sir Louis, bago tayo pumunta sa discussion, gusto mong mag-shout out sa mga early bird natin na mga ka-agribida. Go, go, yan. Go! So, good afternoon po kay Sir John D. San Pedro. Yan, magandang hapon, sir. Nandiyan din po si Ma'am Melba. Yan, good afternoon po, ma'am. Justin Kelly, good afternoon po, sir. May isa pa, ikaw na yung magbasa niyan. Ilocano. Okay, ito naman, galing kay ano, no? Shout out kay Norman, no? Norman Kuyan from Benguet. Mayat ay agyo taco. Taco. Ayun. Mayat is okay daw. Hindi ko na alam iba, baka ano to. Hindi to siya Ilocano actually. Pangasinense? Hindi, yung salita sa Benguet. Ah, okay. Sorry. Basta taga doon, hindi ko na alam eh. Hanggang south lang ako eh. And of course, shout out din sa ating kasamang ka-agribida, no? Ang ating PM for rice naman, si Miss Madel. Hi, Miss Mads! Yan. Okay. So, okay. Sir Louis, siguradong handang-handa na ang mga ka-agribida natin na mas lumawak pa ang kanilang kaalaman tungkol sa pagtatanim ng repolyo. So, maari po tayong magpadala ng mga katanungan at mensahe. Bibigyan daan po natin yan mamaya pagkatapos ng ating discussion. So, type lang po tayo, comments, questions, lahat po. Basta, wag lang tungkol sa pag-ibig at pera, no, Sir Louis? Oo, mahirap sagutin yan. Mayroon sagutin yan. Basta pagdating po sa cabbage at exalt. Yan. So, umpisahan na natin, Sir Louis, ang ating kwentuhan. Sige, go. Take it away, Miss Vera. Okay. Yan. So, yan. So, exalt 60SE po ulit sa cabbage. So, ako po ulit, si Vera Luansing Tumblit, field scientist po and zonal biology leader po for discovering insecticide. So, muli tayo magkwentuhan about sa ating exalt 60SE at sa cabbage. Yan. Okay, so quick overview lang po about sa active ingredient ng exalt 60SE, ang Jemvelva active. So, yung mga ka-agribida po natin na tumututok mula po nung una nating agribida session, medyo baka familiar na sila dito. So, maganda pong recap. And sa mga bago po nating kasama, so amin pong i-share yung overview ng Jemvelva active. So, ang Jemvelva active po or Spinetoram ay kasama po or member ng Spinosyn class of insect management tools that has been discovered and developed po by Corteva Agriscience. And katulad po ng Calcova or Spinosad, ang Jemvelva po ay derived from fermentation ng soil bacterium na Saccharopolyspora spinosa. But it is then chemically modified to create yung unique active ingredients po in Jemvelva. Yan. So ito po ang picture ng Saccharopolyspora spinosa. And ito po yung picture po or yung structure po ng active ingredient nating Jemvelva. So mixture po siya ng minor and major components. Ayan. So in a nutshell po, si exalt ay natural derived kasi galing nga po siya sa soil bacterium. Okay, it provides long-lasting control for a broad spectrum po of insect pests and applied po siya at relatively low use rates and it has low impact po on most beneficial insects in field conditions. Yan, and maliban po dyan, award-winning and recognized po ang ating Jemvelva active. So, siya po ay was granted the US EPA Reduced Risk Pesticide Registration noong 2007 and siya rin po ay nanalo ng napaka-prestigious na US EPA Presidential Green Chemistry Challenge Award noong 2008 medyo excited po yung slides ko. Ayan. It has been recognized po yung Spinetoram Technologies
for design, manufacture, and use that reduces negative impacts po on human health and the environment. It has been awarded po the Michigan Green Chemistry Governor's Award in 2009 and Best New Crop Protection Product by Agri Awards in 2010 and most recently po the Remarkable Contributor for Crop Protection in 2018 and Contribution to Crop Health Products Award in 2019. So, ano po ba yung technical attributes or technical na mga katangian ng Jembelva Active? Yan. So, siya po ay isang broad-spectrum insect control with enhanced insecticidal activity. So, makikita po natin dito sa picture yung iba't ibang insects po na naninira ng ating mga pananim na maaari pong makontrol ni Jembelva o ni Exalt 60SC. So, ngayong hapon po, pag-uusapan natin ang DBM, pero maliban po dyan, siya rin po ay may control sa other insect pests tulad po ng eggplant fruit and shoot borer, sa thrips, fall armyworm, sa mango insect pests po tulad ng tip borer and kahit po sa leaf miners. And si Jembelva po ay active by ingestion and contact. Primarily po by ingestion, so through yung insect digestive system po, so pag nakakain po sila ng plant material that has been sprayed po by Exalt or maaaring po through direct or secondary contact. So dito po sa picture makikita natin, ito po sa taas is yung cabbage leaf po na merong DBM 24 hours po after introduction ng DBM larvae, kita natin grabe na po yung damage or pangangain ng DBM. So sa baba naman po, sa left is ingestion. So ito po ay isang cabbage leaf na dinip po natin in Exalt 60SC. So kita po natin halos wala po pong damage and controlled na po yung DBM. On the right po, through contact. So napatay din po yung DBM through direct contact or direct spray po ng Exalt. So both ingestion and contact. And ito po ay fast-acting or mabilis umaksyon. So may feeding cessation po within minutes. So within minutes po ng introduction ng Jembelva sa target insect pest, the susceptible insect pest. So maaari na po silang tumigil sa pangangain. So ibig sabihin po noon, less damage po. And maaari po silang mamatay within 1 to 24 hours, depende po sa laki or stage na po ng ating target insect pest. So makita po natin dito, untreated, and then ito po sa kanan, 5 hours po after ingesting Jembelva or Exalt 60SC, eh nakita po natin na patay na po yung target DBM. Yan. And lastly, siya po ay may unique mode of action with no known cross resistance. So, ang Jembelva po or Spinetoram kasama ng Spinosad or Calcova ay member po ng Spinosin class of insecticides at sila po ay nasa IRAP group number 5 and sila lang po ang tanging insecticides na member po ng IRAP group number 5. Ibig sabihin po, ito ay napaka mabisa na tool na pwede po natin gamitin for IPM or IRM kasi maaari po natin siyang i-rotate with other effective modes of action against target pests po natin in cabbage. Ayan. So, ito po yung profile ulit ni Exalt 60SC. So, ang kanyang active ingredient nga po ay Spinetoram or Jembelva Active. Siya po ay may SC formulation, so suspension concentrate. As mentioned po, siya ay member ng group 5 or spinosins, IRAC group number 5, and registered po siya sa maraming crops and kabilang nga po dito ang cabbage. Okay, so konting recap lang po sa damaging pest ng cabbage. So, ang Exalt 60SC po ay registered in cabbage against diamondback moth na tinatawag po nating Tarzan, maaari rin pong parachute. So, ang kanyang scientific name po ay Plotella xylostella. Ayan.
Okay, so ano po ba yung damage or symptom na nakakause ng DDM sa cabbage pag ito po ay naninginain? So, yung larvae po, yung uod, can make holes on the leaves, on the others, undersides, not including yung leaf veins. So, hindi daw po kasama yung leaf veins. And habang lumalaki po yung plant, mas lumalaki po yung holes. And severely damaged crops are skeletonized and may fail to produce heads. So, hindi po magbubuo yung heads. And yung larva po can also feed on the shoots of young plants. So kahit yung kakatanim lang o kakatransplant lang na shoots, maari pong madamage ng larvae pag nandun na po sila sa field. Yan. So paano naman po natin gagamitin ang Exalt dito? So Exalt nga po ay registered sa cabbage against po sa mapanirang diamond back moth. Ang use rate po niya ay 250 to 500 ml po per hectare. Ang recommended po namin is 500 ml per hectare. And ang recommendation po is you can apply po as soon as the pest is present and pwede pong 7 days interval. Yan. So meron din po siyang PHI na 0 days. Okay. So, konting reminders lang po on spinosyns and resistance management para po mapigilan natin ang pagdevelop po ng insect resistance. So, ito po ang general guidelines for resistance management programs. So, one, avoid treating successive generations po. So, meaning, avoid po tayo mag-treat ng sunod-sunod na henerasyon ng iisang mode of action. So, kung kinakailangan pa po natin mag-treat ng mga susunod na generations, ay maaari po tayong gumamit ng ibang insecticide product na effective po sa DDM na may ibang mode of action. Yan. So, yun po yung number two. So, rotate insecticides with different modes of actions or IRAC group. So, mas madali na po yan ngayon kasi ang mga label po natin nilalabas ay meron na pong MOA labeling. Makikita po natin yung MOA group number doon. Mas madali na pong tandaan pag tayo po bibili ng bagong product and pag-rotate po natin. Yan. And only use labeled rate. So, gamitin lang po natin kung ano yung nandun sa etiketa or recommended po. Huwag po tayong mag-underdose and huwag din po mag-overdose para hindi po sayang yung ating pera and ating product. And target po natin yung early developmental stages po when possible kasi sa stage po na yon ito po yung mas malakas pa silang kumain usually and nakita po natin si Exalt po ay effective primarily through ingestion and also by contact. And do not apply more often than the label recommends. Masundin lang po natin yung max number of applications kung yun po ay nakikita natin sa label o sa pabalat. And besides chemical control, use IPM programs po and monitor insect populations para alam po natin kailan yung best timing to use yung ating insecticide products. Yan. So, sana po ay may napulot po tayong konting impormasyon, dagdag pong kaalaman regarding po sa Exalt 60SE and sa DBM and sana po makatulong ito sa ating paggugulay. Ayan, Sir Louie. Alright, thank you Ms. Vera for that very, very comprehensive no, na summary about Exalt at kung ano siya at kung ano ang kaya niyang gawin no at itulong sa inyo sa ating mga repolyo. And of course, at this point, I'd like to intro na yung ating mga kasama no na live ngayon sa Ambagio, Nueva Vizcaya. Marvin Morales and team. Marvin, hello. Pasok. Magandang hapon po sa ating lahat. So actually, nandito po tayo ngayon sa Barangay Salingsingan, Ambagyo, Nueva Vizcaya at kasama po natin yung mga cabbage grower po natin dito. Kaway-kaway po tayo diyan. Kayo. Hello po. Oy, miss ko na yan. Miss ko na pumunta diyan. Magandang hapon po. Dito. Nandito na kami. Magandang hapon po sa ating lahat. Tour natin. Nandito na mga sige, natin. Take it away, Noel. Okay. Yes, sir. Okay, nembag ngal dating interkapsat, kahit kuman niya patamu kanya yun, tisarilik, siyak ni Noel Acedo, taga Nueva Vizcaya, siyak ti MTL, ti KSK, siyak may sa kinabukasan, then kwa ti Corteva Agri-Science in partnership na. Kahit kuman niya patamu kanya yun, kahit rin isipan niya ti Exalt, dito farm ni Apo Vicente Calabson. So, makita yung kabsat. Kahit, hintayon, ipakita mi kanyayo. Yeah.
Daytoy Kamsa. Tama. Walang basket. Light strand daytoy iti. Exalt. So deja iti comparison tayo. Apan tayo di baba. Adtor tayo di Kamsa, di makita tayo. Ya? Yeah? Sa bababa tayo. Di baba tayo. Tignan po natin yung pagkakaiba. Okay. Makita tayo di nakita yung farmers practice ita. Intra. Sir. Pantay ka. Apo ka. Tor tayo dito ay. Ano makita tayo? May, napakainit po ngayon dito sa barangay sa Linsingan ang bagyo. Oh. Okay. Pagkita kayo si Trent Exxon. So, dapat tayong argabsat niya. Discuss po kanya yun. So, dati tayo, dati nakita tayo yung farmer's practice, kunana, ibig sabihin, dito yung practice tayo, dito yung handling na strength ni Exalt. So, makita tayo mo, dito yung resulta na dito, kita nyo, so, nagala kami ti treated and untreated. So, dito yung kapsat ni handling na strength. Yung practice ni Apo Vicente Calabson, so, tinosar na. Ganda ito, makita tayo dito yung bagay na right side, dito yung strength ni iti, Exalt, mapalabas lang iso natin naka-Domingo. So, dito ay pag-comparison nyo na makita tayo mati-iti resulta na. At nakita tayo dito ay at ado iso na iti abot-abot na. Ito ay nakita tayo ado iti abot-abot na. Ginamit na ni apong Vicente. At dito ay dito mati-inisprayan mo. 1 week na lang nga na-isprayan dito kapsat. So dito ti resulta na damit ti greening effect na napintas di bulong na nakarcover na dagos. As i compare ito dito ay adu pa iti igis na. So dito iti tama na pa lang. So dito mo ti ipakita mi kanyayo. Napalabas lang iti 1 week dito. Ya? Yeah? So dito ito kapsat dito ay may friend iti Exalt dito ay i farmers practice da. So dito ay makita yo numadamdama kapsat di question nyo, kapantay nyo ba ba? Tap na makita tayo mati-explain kanya yung nung saan nyo pinagmula iti repolyo kundi guide na. So, pantay nyo di babang kapsat, ijay tayo nga kuwati question madamdama, dito nakita tayo niya, i-bin nyo tayo. Okay. Ijay tayo nga babang kapsat na. Thank you, Noel. Sir. Thank you. Thank you very much, sir. Papunta na kami sa baba sa papunta na kami sa plenary, sir. Plenary, sir. Okay. Sige, sige. Papunta na kami sa plenary. Eto. Nakakuha, sir, yung mga cabbage. No? Nakaka-inggit naman. Kaya nga, eh. Dapat andyan din tayo, eh, no? Oo nga, eh. Diba? Ang gundo, oh. Yan. Nawala naka, na ako si Noel. Ano wala? Nakamute si ano? Yan. Okay, sir. Pababa na kami at ipakita na pa namin dito yung mga nice friend ng Exalt. Dito sa baba. Okay. Kanda yung nakamute yata ako. Pababa na kami. Ayos. Live na live, ha? Oh, live na live. Talagang kitang ano, live na live. Hindi po yan. Ano? Congrats, ha, sa team ni Marvin tsaka ni Noel, ha? Talagang magaling. Good job. Papunta na kami sa plenary, sir, na nakaset up yung kung saan nakaset up yung TV at mga projector natin. Okay. Okay. Pantay kami nga mabuya dito na ito nalawad. So dito tayo unag nga lang nga magamit ni Nanang. Nagbuya. Yeah. Pantay nagbuya tayo dito yung unag. Na kaya? Aon malbos. Datang ini, unag na. Aon boss na kaya. Dito tayo. So go. Pre, sika tito pa. Kaya video yung unag. Landscape mo pa. Kito mang pa. Muni gak pa ba? May top shot clincher pa tayo dyan, no? Kita si sir. At clincher.
Of course. Pasok na kami sa loob, sir. Dito sa may pagkuhan ng kuhan natin. Okay. Pagsimula ng kuhan natin, exalt dito sa loob kasi hindi nakikita. Sa loob. Ipakabil mo dito yung nagpakitam dito. Ito. Ano yung wifi? Ano? Sir. Oo. Dito nakibahay kami yung may-ari. Okay. Observe social distancing, ha? Yes, sir. Galit-galit muna. Kakaiwalay. Ayan. Magandang hapon po. Naimbag nga malam. Kada kayo amin. Dita ang Baguio. Okay, kakapsat, puti tayo. Oo, social distancing lang kaya. Kakapsat, o. Okay, nakanan. Pagkatungtungan tayo dito yung soul. Pre, alam mo ba dito yan? Kita mo ka yung division. Okay, dito nga kagdata yung aming tatay dito kakapsat. Kaya mga ipapakita, itiag na nayon nga kinasalong at tayo. Gadaan iti positibo nga banbana tas Montecasta lalo tayo nga mapaduras ti panagbiag tayo babaen dati panagmulmula tayo ti Repulyo. Isu dati na yung pupuswan nga panagyaman ko kagabsat ke inakman ipaay kanya winitid ko amin kanya yung at dati titatang amalem tamok nga uray no kasunong busy nga tatay iti gardenyo busy iti ay nagiti trabaho iti balbalay ke umay kayo nilang tati maray dito i-filter tayo iti exalt may panggit iti Repulyo. Kaya may saman nga palakpak para kadati aming kakapsat. Pinak-pinang itutuloy, ginakman niya mamulit yung baging kakapsat, siya ni Marvin Morales, may isang nga DMT Corte Bag Science nga naka-area dito ay Lugario, dito Biscaya. Okay, so... So, kung natin ngayon kakapsat, makikita tayo. Exalt para sa may pagmamalaki. Sa aning may pagmamalaki. So, kung nanadaan, nanakadita exalt ka kapsan. So, dito exalt 6TSC. Kaya, mabilis at mabisang solusyon laban sa DBM. So, kung nanay, ilo ka nung kakapsan. Dito exalt, kaya kinasawin, dito ka nung tinaparta na solusyon. Minumang ngamang paksyat kontra iti DBM, iti Repulyo tayo. Okay. Okay, sino't makamamuti kumpanya tayo kakapsat? Tikorte Bagrisayan. Aumpay, tatay lang mangeg, Tikorte Bagrisayan. So, dito kumpanya tayo kakapsat, dito istorya na. So, naglaok, wino nagtitipon, dagiti talong akumpanya. Sino dagiti ang akumpanya? So, ni Dao, ni Dupon, kini, Pioneer. So, iso naging balik, nagbalin iso na nga Corteva. So, dati kumpanya tayo kapsat, kit na alada iti doon nga termino. Nikor, kini, teba. So, nakit asawin ni Nikor. Nikor ka kapsat, hinango da iso na iti puso. Tapos, dati tayo pa kakapsat, inalada rito iti major. So, na nagtipon din yung Corteva kapsat, iti ngayon nasawin natin iti English, heart of nature. Wino puso iti kalikasan. Okay. So that your the purpose ti kumpanya ti kapsat. Kuna na iti English, to enrich the life of those who produce and those who consume, ensuring the progress for generations to come. So ti kahit ti kumpanya ti kapsat, kaya't nang umangat iti biyag tayo nga farmer. Iso ti mission, iso ti kaya't iti kumpanya ti nga mapasamak ti kapsat. Tapos ti kasta agtutuloy, iti pa nagprogreso iti sa nga lubungan, hanggang iti smorsarong mupay nga, generasyon. Okay. So, exalt. Dati makikita tayo kapsat, dati DJ, ano ganan, mga gastos, wino, dati DJ gastos tayo, iti pa nagmulmula tayo tirupolyo. So, kas makita yun dita, nag-inti, bukil, wino bin e, 4%. So, kaya nasa win, 4%, inti 100% nga capital tayo, ti bin e, ket 4%. Okay. So, pataba, wino fertilizer, 23%. So makikita yung dito kagabsat, insecticide, till fungicide, iso na ti kadalakilan, di ba? Oh. Ay, iso na ti sumarsaro nung dakil.
Insecticide, fungicide, 20%. Ayan. So, dito yung labor. Labor, kinda dumapay. So, 23%. Kinda marketing is 30%. So, dito nga rin, iti may isa nga problema tayo. Dito yung mapanirang peste, iti repolyo. So, anak dito, dito talagang mangperper dito repolyo. Ano ito nga peste, ano ito nga insekto. So, dito yung mukun ko na nga, BBM yun ay tarsan-tarsan. Bitin ka kapsat ngayon, guys. Okay, di ba? Di ba yung Muslim nga makikita yung insekto itiripolyo? Di ba kapsat? Okay. So, kung ano nga bitin ka kapsat, al-alisto, kano? You know, al-alisto, nga agilato, iti produkto tayo nga repolyo. Nung nalinis, kin, berde. So, tikat na sa uwing kapsat, tap mo nagbalin ka nalinis kin berde di repolyo tayo, alagaan tayo, di ba? Tap mo tikas ta, napinpintas, nung napinpintas na ilako tayo, yung ti merkado, nangingin na ti presyo, di ba? Kinalalisto pa yung agatangin, bigday? Buyer. Di ba kakapsa? Okay. So, dito ang hindi ko nakatayin kakapsa, dito yung actual kakapsat, na produkto iti Corteva, wino produkto tayo, iso ti alisto nga solusyon laban iti problema yung DBM iti repolyo, wino tarsan-tarsan. So, diyan. Okay. Para sa aning may pagmamalaki? Kasano ka dito pa nag-spray iti repolyo? Ano ti timing na? Pa nag-spray iti salt iti repolyo. So, kakapsat, kasi makita tayo dito ay, tiyo muna. So, dapat na, iti pinag-spray tayo ni Tirepolyo. So, 15 na araw simula ng paglilipat kanim. So, ay nasawin ka upsat, gikinsing aldawin, kalpasan, iti pa nag-transplant tayo, mabalin tayo, nag-spray ti, Exol. Tapos, mang palabas tayo, yung gana, 7 aldaw, itong aldaw, and then, agsukat tayo, winog-spray tayo, iti sabali nga pang patik insekto, nga sabali iti mode of action na, kas kung iti lanay. Okay, so ulitik, 15 days, kalpasan nga naglipat tanim, spray iti salt, so 7 days, after 7 days, ag-spray tayo iti lanay. So, after di ka kapsat, no heading isunan. Di jay, makikita yun dito, kapsat, no medyo agkwa isunan. Agkasyayay. So, di timing ulit, we no time ulit nga, gispray tayo iti, Exol. So, mang palabas tayo ulit, iti pinungal daw, gispray tayo man iti, sa baling insecticide yun. Kas kung iti lanay. Aya, okay, ampay ka din nga arami din tayo kasi kakapsat. Ampay nga agal alternate tayo. Sino ti makasubat? Okay, ano dito natin, sir? Okay, ano naman dyan na lang, sir? Okay. Dito natin, Sir Herman, apay nga, hanta yung tuloy-tuloy, when kanta yung itikas la, time lang is the pre exalt, tapos start tayo iti sa balet, and then exalt to man. Apay nga kasi, tira namin yung tayo, when pasalit-salit. Usuyin ko natin, sir, tapno, hanga may immune di jay, insekto, when jay DBM, jay T, exalt. Okay. So, kung ano nga dating kapsat, ana iti sekreto iti panagusar ti Exol. So, dahil iti kanayin yung matantandaanan. O muna, dapat solo isuna. So, kaya nasawin na solo, awan tilaw. Kaya, kapsat. So, tamang timing. Ulitik, tataya, tamang timing na. Kas na kung nagtatayin, 15 days kalpasan nga nag-transplant, mabalin nyo nag-spray iti Exol. Okay. So, tamang dosage. Kakapsat, ti dosage na dito exalt tayo, DJ 200 gram, wino 400 liters, ket 500 ml. So, kaya nasawin, 250 ml, iti exalt, iti may sa, iti mapan iti 200 gram. So, may isang gram, may isang 250, may isang gram, may isang 250. Diyay lang titimpla na kakapsat. Basta every gram or every 200 liters, may isang 250 ml exalt. Okay. So, letang hindi ko nakatayin nga kapsat. Alisto na paksyatin ti DBM. So, mahabang proteksyon, gamit inggana, umabot inggana 7 days.
natipitiso na. Sulit. Hanta yung amin nga kasapulan ti spring spray. Adang amin de gijay, kumpara gijay, kas makita tayo, dyan na pa ng TGPL, di ba kapsat? Nakita yun, dyan nagdumaan na. Dahil tinisprang ti exalt, di ba, naparpartak nga timakil, nalinlinis ti bulong na, kin awan iti insekto na, awan tinangan ng TDBM, compared gijay farmer's practice. So yung ti farmer's practice kakapsat, iso nga bas-bas sit iso na, kin adado iti nabutbutan nga bulong na. Ngamin, di ko naklaro din kakapsat, isong nga dakdakil dito yung na-spray tech salt. Ngamin, once nga ni-spray tech salt, siyempre, hanga may stress di gi-repolyo, alis to, wino na parpartak iti, o nagdakil na. Iso di dyan nakita yung tatay dyan, napatunayan. Di ba, nakita yung may dakdakil di dyan yung na-spray tech salt. Kumpara di farmer's practice. Ayan. Okay. Kareta, bago at mas epektibo kontra DBM. Kareta kapsat, ulitik, solo, di gusto nga timing, ken, 500 ml itik salt iti kada 400 liters to 1,000 liters nga da. So in short, di dyan may isa nga ulitik, in short, di may isa nga 250 ml, may isa nga 200 liters. Yun may isa nga drum. Sabi dyan. Papanan na ako ah, yung per hectare dito kakapsat ah, iti mapan iti may sektar ya, dapat 500 ml. Yun doon nga 250 ml itik salt. Ayan. Okay. Dati kakapsat, kas part iti stewardship nga narami din iti kumpanya tayo. So, kanta na yung mga palpalagi kanya yung kakapsat nga tunggal lag-spray tayo. Kakapsat, naka-face mask tayo, naka-long sleeve, naka-guantes, naka-pantalon, naka-boots. Ayan. Kendeti kakapsat, and triple rinse. So, dati may kakapsat, no, kasano tayo may nga i-dispose, may nga ang tawag natin, ibasura, dito ay, dito ay nagiganan itilaslason. So, kanta na yung timid na ipagpalag yung kakapsat, nga kuna nata, and di basyo kakapsat, lagyan ng tubig ang basyong bote hanggang 1/4 ang laman nito. So, kulog-kulog yung kakapsat. Takpan ang bote, ganan, kalubante lang, tapos kulog yung tinga nalaeng, hanggana itilas o titalo nga segundo. So, di jay, sapos ulitin tayo itong maning kakapsat. Sa tayo no, kas pagkaregan nabugwan itong nga nalaingin, pitin tayo di jay, basyo. Tapnon tikas takit, baka no, mapagayaman ti ubing, win on yaman, kit gamitin da nga paginuman, win on yaman, kit, adang aming lang takakapsat, iti ko ah. May dili ko natin yung, ag-ingat. Iso kasi, adi kakapsat, iti proper nga, panagkwa, iti bas-basyo tayo nga, hindi nagkukunti yung kilaslasan. Okay, so, dangorti sa lotsudyo kakapsat. Iti exalt tayo. At dati sa lotsudyo. Okay, sir. Question pa nito yung sir. Okay. Sir Louis. Sir Louis. Sir Louis. Marvin. Right, salamat. So siguro ang susunod natin gawin. Yes, Marvin. Marvin, rinig mo ako? Okay, sige. Thank you. All right, so ipakita lang natin siguro yung interview ninyo doon sa isa sa mga cabbage farmers din from Cayapa, kila Sir Johnny Balaw, para ma-share din natin sa kanila. Okay, so we will play it from here, Marvin, no, para mapanood ng mga kasama natin dyan. Morning, nimbagabigat tayo aming kakapsat. Shoutout ni Noel Acedo, may isang MTL, TKSK with partnership iti Corteva. Ket adatoy kami nga rod, dito'y Sitio Caritas, Barangay Pinayag, Cayapa, Nueva Vizcaya. Ket kumat nga ipakita kanyayo, dito'y nisprayan may dagiti exalt. So dito'y kapsat ni nisprayan may exalt. Kapartes dito'y mami, nisprayan may exalt. Dito'y farm ni Sir Johnny Balaw.
So kahit may pagkita kanyayo, dagito na spread na, dagito yung ampo, iti resulta na. So makita tayo, nga napintas, iti bulong na as compare yung di duduma iti, di first nga umay kami, kahit ado ti tama ti DBM. Kahit dahito yan, iti resulta na. Napalabas laeng dahito iti maka Domingo. So dahito yung kapsat, iti resultanan, iti exalt. Ada isuna iti greening effect na. So daytoy makita tayo aging gana di nga to makita yo day kapsat iti resulta na met exalt. So daytoy yan ket memet nga ipakamukan nyayo si tayo nga gardenero ket padasin tayo mga gamiten ti exalt tayo tano na pintas met ti ani tayo. Pinabit tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Pinayad, Sitio Caritas, Cayapa, Nueva Vizcaya. So, nandito po tayo ngayon sa farm ni Sir Gianni Balaw, dito sa kanyang repulyuhan. So, at nandito rin po tayo ngayon para i-share po ni Sir yung kanyang nakita, kanyang karanasan sa paggamit ng exalt dito sa kanyang repulyo. So, Sir Gianni, good morning. Naimbag na daw tayo, Sir. Sakmat ni Gianni Balaw. Pinayag, Caritas, Cayapa, Nueva Vizcaya. Ino yung mga tawing nga nagmulmulang iti repulyo. Ket aduti usar ko nga lason. Ket nakita ko man dito yung exalt. Hindi pa ilang bakit iso tinitisting ko piman. Ket maetmet. Nabisa. Iso nga yung gana tata. Gargarginak iti repulyo. Isuti surut-surutek nga pangbibirupan ni Jay pagkatangan ni Jay Jay paglakwan. Nakita ko yung tibisa na nga isuti mang paksyat dagiti kangluraan na ito yung BDM. Narigat nga matay na ito. Kete, kita nyo, at ati BDM siya nga isuti ng linis iti mulak nga repulyo. So nga, yung gana tata, surut-surutek latang nga exalt si Usarek. So, ti anik ba kit, di anak usar ti exalt, medyo ti anik, yap apitik, at nag-usarak mit ti exalt. Awan, basita, awan ti masayang repulyo, pagbalin am amin, ta gaputi exalt, kit, agbiyagi mulak na repulyo. So, da kayong padak na gardenero. Ito'y gadumadumang lugar. At birokan tayo ito exalt. So, tiya napintas nga usarin. And mapangnamnamaan nga produkto. So, talaga tiya mabisa nga pangpaksyap kadag itiya BDM. And hangalang nga BDM, dag iti dumadumang insekto. So, exalt tayo. Birokan tayo lahat at exalt. Agyaman na kapo. Siak ni Larry, kudyaman na nangyayin ito ay Poroxitio, bakla sa lingsingan ang Bangyo ni Luis Kaya. Siak na kay agmulmulak iti repolyo iti more than 10 years. So, dagiday product tayo nga barbarota pan, ade exot nga ipagbaga tayo, product ti Corteva. Ikumparak ade dati nga usarak nga insecticide nga iti, dati nagdumaan da. So, in-encourage ko kanya yung Kabloka Farmers, ag-usar tayo ti exot nga product. Ti maitid na gamin ato exot nga product tayo, once na naibumba tayo ti repolyo, nga iti makita tayo ti dagos nga epekto na ato eh. Ta lalalo dagi jay DBM ako natay o bitin may ti kwa mapaksyatan na mapaksyatan na dagi jay lalalo dagi jay kwa dagi ti abot na kunatay tapos pa ajay pay bulong na makita tayo once na nag-apply tayo ti Exxon makita tayo ajay bulong na iti kwa green kulay berde so da kayo nga farmers, nga kakadwak,
Awisin da kayo met nga kwag o sa TV Exalt nga product tapno makita tayo. Tapos ti may bagak kami nga kay at least 100% nga at inaitid na ito Exalt tenyal kay tekto nga kay at least pintas na ti mula ka repolyo ken 100% nga at least rimang IT panag-deck concert. So, da kayo nga katuka farbers, awisen da kayo met nga usab iti product na Exol, tapno mapadas yung met, ken mapaneknekan yung iti efekto na atoy. So, da kayo nga katuka farmers, usab tayo iti Exol, tapno at least 100% mapadas yung met, ken at ang nga tayo, orayhan tayo nga padasin, at least makita tayo ken mapaneknekan tayo nga 100% nga iti kwa rumang IT panagdek to you, sir. Alright, so ayan o, napanood po natin no, yung mga interviews po ng mga kasama natin sila Marvin at Noel mula po sa Nueva Vizcaya, mga taga Kayapa. Isa po yan sa mga lugar sa Nueva Vizcaya kung saan makikita yung mga malalaking taniman po ng repolyo. Ngayon naman po, dumako naman po tayo doon naman sa talagang main area po ng mga repolyo. Dito po ay sa Benguet, no? Specifically sa Bugyas, na kung saan ang ating kasama naman po na sila Norman, ang ating pong DMDM sa area na yan, ay nakapag-interview din po ng mga ilang mga farmers na nakagamit na po ng Exalt. So pakinggan po natin kung ano po yung kanilang mai-share sa atin tungkol sa experience nila sa Exalt. Si Nolan Ayam, marketing territory lead po ng Mountain Province Bangoko. At andito po tayo sa Hardin at ipapakilala ko po sa inyo si Sir Brian Daisa na isang magsasaka rin po. At siya po rin ay nagtatanim halos 10 taon po ng repolyo. Andito po siya, tatanungin natin kung anong nakita niya o nasaksihan niya o kagandahan sa Exalt. Sir Brian? Yung nakita ko pong epekto talaga ng Exalt na ito is maganda yung kita, tapos maganda yung repolyo, tapos makinis yung kutis. At saka maganda rin ito, mabisa talaga ito na panlaban sa mga trips at saka sa diamond backmoot o sa mga insekto pang nakakasira sa paglaki ng repolyo. Kaya pag sa akin is, pag gumagamit ako ng Exalt, yung feeling na parang kompleto yung Ricardo. Kasi pag hindi kompleto, masisira yung, parang yung lasa is hindi maganda or ganun. Kaya yung epekto pag hindi ka gumagamit ng Exalt is hindi maganda yung ani, tapos wala kang kikitain kasi nasisira na yung mga pananim mo. Tapos yun, yung epekto talaga is nakakagaan talaga sa buhay kasi pag umaani talaga ako, nakikita kong marami akong maganda talaga yung ani, tapos yung pagkunyari mataas yung presyo ng kanae. Kaya nagpapasalamat po ako sa Corteva AgriScience dahil sa tulong po ng product na ito na Exalt is nakakagaan po sa buhay kasi yung epekto sa panamin talaga is maganda yung ani, tapos maganda pa yung kita. Kaya sa mga kagaya mong farmers ko dyan na hindi pa nakakatry ng Exalt, iniimbitahan ko po kayo na bumili at gumamit para makita nyo talaga yung pisa at kung ano yung resulta ng Exalt na ito. Kaya yun lang ang masasabi ko sa pisa talaga ng Exalt. Maraming salamat. Bagay ang sabat ako, kakailan ay gardenero, sila nung kabinggeta din niya. So ito ani, tako witnessan, tako ilaan ng say product di Corteva. Di naga na Exalt.
stick niya. Sina ay product di mabalis ng repolyo, patatas, basta wala din di problema ta ko ay tarsan. Ya din ay trips niya. Si Bali, sinanulan manong ta ko ay na ay si Agustin Spada. Takawitisan ng mula na ay repolyo niya. Ay siya na ibumaras ng exalt ta ko ay na ay. So, ito ako kung damatong si siya, no, kas ano ay nung inusar na, din ay product ako ay na ay exalt. Salat bingkate us salat kritis interval yang dai dan usalak si exol tendes interval on mayat yang dai asak inilan mula mayat bet so dai patako kasi so ra kaya ka kail dia patako kasi exol pang ato katapusin mula tapos na no nagkan nagkan ng katlogo. So, si sana niya din di ano pa, na din di mula ng manong tapo, mas may layo pa. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po, nandito po tayo sa area po ni Marson Dumalti, isa pong cooperator natin sa paggamit ng exalt. So ngayon po, tanungin po natin siya kung anong nakita niya sa paggamit niya ng exalt 60EC. Hapon po na. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang Exalt 60C. Ako po si Marson Dumalti. Noong una ako po ay hindi naniniwala sa bisya ng Exalt 60C. Pero simula nung gumamit ako nito, gumanda ang mga ani ko, mga paninim ko na repolyo at Chinese pichay na kung sa Tagalog ay tinatawag na wombo. Kaya mga kababayan, gamit na kayo ng Exalt 60C. At saka ano pong nakita ninyo pong kwan? Anong nakita ninyong resulta sa tanim yung repolyo, sir? Nagsimula nang gumamit ako ng Exalt 60C. Wala na po yung bakat ng Diamond Bakmut at ng kanyang anak na Tarsan. Yun lang po. Tsaka mga nung gumamit ka po ng Exalt, ano pong kan? Ano pong nakita? Ano yung interval distance niyo po? Sa mga kagaya ko na black ball, gamit na kayo nito. Kahit pang 5 to 10 days, pwede. Isang kutsara lang. Sapat na sa isang tank load sprayer. Hindi kailangan araw-araw na mag-spray. So yan po ang cooperator po natin at siya sabi niyang kung gaano po kagandang exalt po natin. Kaya sa atin po na kababayan dito sa Benguet, gumamit na po tayo ng exalt. Okay. Ang ganda, ang sarap mamasyal. Parang gusto ko pumitas ng cabbage na, no? Kitang-kita mo eh. Oo nga. So yan, mga ka-agribida, narinig po natin, no? Yung mga nasabi po ng ating mga
ilan-ilang mga farmers na nakasubok na at naka-experience po ng Exalt 60SC sa kanilang repolyo, mm-hmm, yung magagandang effect. No? Siguro i-highlight lang natin, Ms. Vera, ano ba yung mga nabanggit nila. So una-una is, sabi nila, malinis daw, no? Malinis yung repolyo, yung dahon niya, walang mga butas. Yes. Kasi nga, kontrolado niya yung diamond back moth o yung bitin-bitin nga, or Tarzan. Mm-hmm. Or Tarzan, yes. Yes. Correct. Ano pa yung ano, nabanggit nila? Ikaw mag-translate. Greening effect? Mukhang nila, healthy. No? Mukhang mas healthy, yes, yung ano. Green, mukhang mas healthy. Siguro talagang kita, Ms. Vera, no? Napag-uusapan natin lang yung greening effect, no? Meron nga ba talagang greening effect si Exalt sa ating mga leafy vegetables tulad ng cabbage? Ayan. So, really good observation. So, kahit noon pa, nung start mong nilaunch, pag talagang iniikot sa mga farmers, nakikita nila, oh, mas green, mas berde. So, actually, wala siyang direct greening effect tulad na nakikita natin sa mga fungicides na nagkakost ng greening effect. Ang kadalasan po kasi nakikita natin, dahil napakaganda po ng kanyang control, so, namamanage po yung insect pest, so, hindi po nasistress yung ating cabbage. Kaya, mas healthy, mas maganda, kasi mas nakaka-focus siya sa pag-grow niya kaysa dun sa pag-i-stress ng ano, ng mga insect pest, di ba? Parang, di ba, parang si Mrs. lang yan, pag walang pasaway, pag walang pasaway ng mister, di ba, mas blooming, ouch, ganyan, kasi, knock-knock, yun. So, kaya mas blooming, kaya nakikita natin na mas healthy, mas green yung ating mga cabbage. Ayan. Okay, no? So, sana po na-gets nyo, no? Actually, gusto ko yung analogy na ginawa ni Ms. Vera, no? O na bakit yung greening effect, it's not actually yung epekto mismo ni Exalt, but yung epekto po na nakokontrol ng maayos or 100% yung DBM, kaya't walang nangi-stress doon, yes, sa repolyo ninyo. Kaya blooming siya, ika nga. No? Yes, correct. So, yun, blooming. Okay. So, Marvin, connect tayo kay Marvin. No? Marvin, kamusta ka dyan? May mga ano ba dyan? Yes, sir, may mga tanong? At dasalod-sod dita? Sino daw may saya tanong? Salod-sod. Salod-sod. Sakit yun? Dasalod-sod. Sorry. Yes, sir. Sige, Marvin. Yeah, take it away. May tanong si Sir Larry Kudyaman. Sir, ang tanong. Oh, hello sir. Tanong ko po kapag yung ano po, tungkol sa brandlock sa sprayer, ilang ml ba, ilang kutsara po ang ano, kapag yung gagamitin itong sprayer ay yung 16 liters po. Okay. Sir, ang tanong, so para ang tanong, pag, yep, daw, pag 16 liters, pag 16 liters, ilang tablespoon daw yung dosage? Okay. O kaya ilang ml? Okay, take it away, Ms. Vera. So, balik ako sa question ko kay Sir. Gaano po kalaki yung kanyang garden? Yan. So, gaano po kalaki yung kanyang garden? Ito po ba ay half hectare, one-fourth hectare? 3-4. Mga kun, ma'am, 3-4, bali 7-5 square meters. Yes, 7.5 square meters. Ayan. So, divide tayo. So, ano, sir? So, kasi diba 500 ml siya per hectare. So, kung ibig sabihin 0.75 hectares, no? So, calculator lang ako saglit. So, yung 500 divided by 0.75. So, oops. 500 times 0.75. Bali, 375 ml. So, sa kanyang area po, mga nakakailang knapsack po usually si sir na ginagamit?
mga ano po, walo na nagsak sprayer po. Walo daw ma'am, walo. Eight. So, di bale ang so kung ang area niya ay 0.75 hectares, di bale 375 ml divided by 8 po, so mga 46 ml po per hectares. Ah, per hectare, per tank load. So mga ilang kutsara 'yon? 4 hanggang 5. 4 hanggang 5. Yes po, na kutsara. 'Yon. Yan. So, ang tandaan lang po natin is 500 ml po siya per hectare. So, kahit divided lang po yun ng kung ilang tank loads po yung ating ginagamit para tama po yung ating doses. Yan. Nakatulong po ba? Yes, ma'am. Yan. Alright. Okay. So, siguro ano, no? Ibigyan daan din natin yung question naman galing sa ating mga online viewers. So I think nasagot naman na yung tanong din niya kanina. So sabi niya mga ilang kutsara nga daw, no, yung exhaust sa isang 16 liter na ano. So ulitin lang natin, no. So 500 kalahating litro po ang isang ektarya. So depende po 'yon sa kung ano po yung inyong ilang tank load yung inyong ini-spray sa inyong taniman at kung gaano kalawak ito, no. So yun po yung mga factors na kailangan consider, but generally po nasa ano po yan, nasa mga 10 to 20 ml per 16 liters of water, depending nga po, no, sa kung gaano kay ay yung spray volume of water po niyo, yep. No? Tama ba? So yun. Yes. Okay. Okay, so bigyan daan din natin yung ano, no, yung mga comments dito ng ating mga online viewers. So sabi nila, ang gaganda daw ng mga repolyo na treated with exalt. Actually, kitang-kita yes. Naman natin yung ebidensya na dun sa video na talaga namang yummy ang dating, no? Blooming, kumbaga, blooming yung mga repolyo. Blooming, yeah, mga blooming na repolyo. Correct. Correct. Tapos, gusto ko din yung nabanggit ni Sir Emmanuel, no? Sabi ni Sir Emmanuel kanina, sabi niya, alam mo yung Ilocano eh, no? Ang kanyang comment kanya, sabi niya, para itiani nga maipanakkel, exalt 60SC, agyaman kami. So, in Tagalog po, ang exalt daw po ay para sa aning malalaki, no? Parang gano'n, no? So, kaya nagpapasalamat sila. So, talaga namang robust, no? Robust yung mga itsura po ng ating mga repolyo na na-sprayan ng exalt. And then syempre, sabi pa niya, ang ganda po kasi 0 days ang PHI na exalt. Safe na safe po ang repolyo para sa mga consumers. Any comment on that, Ms. Vera? Yan. So, very short PHI nga po. So, ibig sabihin, may mas flexibility po yung ating mga farmers po kung kailangan po nilang gumamit ng exalt. So, reminder lang po, pag 0 day PHI, so, kunyari, magsispray po tayo sa morning, then pwede na po siyang i-harvest later po. Huwag naman yung mamasama-sapa yung repolyo. So, ayan din po natin siya mag-dry, ma-absorb, then give it a few hours po before po natin naman siya i-harvest para ready na po for ating consumers. Okay, very good. Okay, so siguro punta tayo sa ating game ngayon. So, siguro yes. Itong game 1, Marvin, game 1 siguro ang gawin natin is exclusive dyan sa ating mga yes. Kasama dyan sa Ambagyo, no? Okay ba, Marvin? So, yung mga nandiyan sa nakasama mo, sila ang sasagot sa ating trivia yes. Question. So, yung makakasagot ng tama, sila ang mananalo, okay? Tapos, yes. Mamaya naman, yes, sir, yung sir, game... Okay, sige. Okay. So, punta tayo sa game number 1. Trivia question po ito para sa ating mga kasama dyan sa Ambagyo. So, ang Exalt 60SC ay mabilis at mabisang solusyon laban sa DBM sa repolyo. So, no, ano ang DBM? So, ano yung ibig sabihin ng DBM? Yung unang makasagot dyan, Marvin. Atoy,
Yan, medyo humina ata yung kanilang connection. Okay. So Marvin, parang ano, naglag yung kanilang ano connection. Anyway, mm-hmm. So paki-ano na lang, paki-collect na lang Marvin yung may tamang sagot at ibato mo sa amin yung pangalan nung yes. Nakapagbigay ng tamang sagot at i-announce namin maya-maya. Okay? So let's go to game number 2 para naman po sa ating mga online viewers, no? Okay? So hintay lang natin ang ating question number 2. Miss Vera, ikaw na magbasa ng ating question. Sure. Number. Yes. Alam kong kayang-kaya natin 'to sagutin. And reminder lang po, hindi po maaring sumali sa ating game sa mga empleyado ng Corteva Agriscience at makasama natin sa Kaakabay, sa Kinabukasan, or KSK. Yan. So, question number 2. Yan. Hanggang ilang araw ang visa or protection ng Exalt 60SC? Yan. Specifically po ito sa cabbage. Yan, Sir Luino, syempre, cabbage eh. So, yan. Paunahan po ng sagot. Ito po ay para sa ating mga online viewers. Online, yes. Ating mga online Facebook, YouTube. Ayan. So, hanggang ilang araw ang visa o protection ng Exalt 60SC? Yan. Oops. Sabi ah, yeah. Meron nang may sagot. May dalawa na pong sumagot. Okay. Ayan, tama ba? Yan ba ang tamang sagot? Okay. Pasok na yan. Alright. Ayan. So, ang sagot na kasi ay? Mm-hmm. Ayan. Oops. Alright. 10 days. Ayan. 7 to 10 days. Okay na yung 10 days. Iniintay ko kasi kung yung magsa 7 to 10 eh. Pero sige, okay na yung 10 days. Si Sir Justin Kelly. Ayan. Alright. Congratulations, Sir Justin. So, makakuha po kayo ng Exalt package. Mm-hmm. Yes. Hoodie shirt, 300 peso load, and of course, Exalt cap. Ayan. Yes. Okay, so siguro ano no, i-recap ko lang yung discussion kanina ni Marvin for the benefit naman po ng ating mga online viewers na hindi mga Ilocano, no. Okay. Kasama na po ako diyan. Pero ako feeling ko kasi parang madali lang din maintindihan, no, kung mapipick up mo lang yung mga cues, no. Ayun. Anyway, okay, so recap lang po ng ating alright. So again, we're introducing po Exalt 60SC with Gemvelva active po, no. So ito po ay mabilis at mabisang solusyon laban sa diamondback moth sa repolyo. At kita po natin kanina sa mga ifinil tour sa atin at mga video na aming pinakita na yun talagang bisa talaga po ni Exalt, no. Talaga namang malinis ang dahon dahil wala mga butas na created po, ginagawa po ng mga diamondback moth, and of course, looking very healthy na parang may greening effect siya, no, dahil yan po ay nawawala yung stress ng repolyo dahil nakokontrol ng maayos yung diamondback moth po. Okay, so next. Alright, so again, ang atin pong recommended na application po, no, ang aping rekomendasyon ay hanggang 4 lamang po na application po ng Exalt sa ating mga repolyo, no. Yan po ay para maiwasan po natin na makadevelop ng resistance po yung diamondback moth against dito po sa Exalt, no. Para po makasigurado tayo na mas mahabang panahon na makakasama natin at makakatuwang natin ang Exalt po sa pag-control po ng diamondback moth, no. So ang ating rekomendasyon, dalawang back-to-back spray po. The first back-to-back spray as early as 15 days po after transplanting. And then ang spray interval po, nabanggit kanina, 7 to 10 days po. And then of course, after nung
nung first back-to-back, mag-skip po tayo. Gumamit po tayo ng ibang insecticide po na may ibang mode of action naman, katulad po ng lanit, na maganon po, no? Para po magkaroon po ng breaker po for resistance management. And then after nun, mag-second back-to-back spray po tayo uli na Exalt, which is the same po up to 7 to 10 days po na spray interval, no? So yan po yung ating recommendation, no? So maximum 4 sprays, dalawang back-to-back, in between skip or use in an insecticide with a different mode of action from Exalt. And of course, ang epekto, kitang-kita kanina, malinis po, no, yung repolyo at berde po yung mga dahon, no? And of course, given that, no, makakaasa tayo na mas maraming dekalidad na ani, no, ang ating maha-harvest. All right? So ito po yung ating mga ano, no, mga next slide please. Ito po yung ating mga product attributes, no? I-highlight ko lang uli, no? So sabi natin, para sa ano yung may pagmamalaki, aside from the back-to-back spray, ang ating dose po ay 500 ml kada hektarya po, no? So that would be equivalent to 10 to 20 ml per knapsack sprayer from 400 to 1,000 ml of water, no? And then of course, mahalagang tandaan yung sotido natin na ano, no, na paalaala para sa wastong paggamit, sotido. So meaning solo, dapat walang, hindi na kailangan maghalo. Okay, T, tamang timing, no? And then of course, do, tamang dosis, no? Kaya po inimbitahan namin kayo na gumamit na po at sumubok po ng Exalt, no, para po sa inyong repolyo. Sabi nga ni Sir Emmanuel kanina, no, bukod sa para sa aning maipagmamalaki, is para sa aning talaga namang malalaki, no, sabi nga niya. Okay, so yun po ang recap po nung discussion ni Marvin kanina kasama po yung ating mga farmers sa Ambagio Nueva Vizcaya. Alright, so after that, maybe we can shout out muna tayo siguro, Miss Vera. Game, shout out. So, sino pa ba ang ating mga kasama? Si Sir, ayan, si Sir Renante, ayan. Shout out na po sa mga taga Bohol. Naku, wow, hindi ako nakapunta ng Bohol. Yeah, miss ko na ang Bohol. Kaya nga, Chocolate Hills, ayan. Si Sir Ronel, ayan. Sir Jomax, ayan. Oh, si Kai, hi Kai, ayan. Yung aking team member, hi Kai. Yan, si Sir Emmanuel Gladstone ulit, aming pong suke. Magandang hapon po, Sir. Salamat po sa pagsama ulit sa amin ngayong hapon. Ayan, and ang gaganda daw ng mga repolyo na treated with Exalt. Siyempre, mga kamukha ko lang yan. Di ba, Sir Louie? Supportado naman ako. Of course, blooming ever. Of course, blooming, laging blooming. Yan, si Sir Joel Rafael. Yan, Rafael. Yan, si Sir Cedric pala. Yan, sumagot. Ayan. So, sige and po, course, kung may mga katanungan. Mga kasama natin from Corteva din, no? Sila Miss Aloha, yes. Yan, tsaka yung kanya yan. Na hello po. MTL na si, anong pa, si Johnny? Yep. Yes. Si Johnny, yan. Okay. Okay. Kung may questions po kayo, paki-type lang po dyan para aming pong masagot yung question. So, habang naghihintay tayo ng mga questions, Sir Louie, may joke ako. Ako naman yung may joke. Okay, may joke. Sige. Babawian mo ako, ha? Oh, babawian kita. So, bakit daw single ang repolyo? Ay. Yan, Sir. Yan, si Sir Marvin, natatawa. Oh, bakit daw po single ang repolyo? Sige nga, bakit? Kasi marami daw siyang emotional cabbage. Okay. Parang ano, no? Okay. Cricket. Okay, sige. Pwede. Palakpakan. Pwede. Hey, naita with you. Pwede. Okay, balik tayo kay Marvin. Mukhang malakas na yung signal niya. Marvin, meron na bang nanalo dun sa ating question? Meron, sir. DBM, yung DBM, Diamond Bakmok daw. Okay, sino? Sino yung nanalo? Ang pangalan, hindi ka dito. Nyanagan mo, Kapsat. Ilodan na ka dito.
Huwag na mahiya, sir. Tayo-tayo lang. Sir, ito yung manalo na kasama natin. Anyanagan mo. Junjun Agnahe, sir. Junjun Agnahe. Junjun Agnahe daw, sir. Junjun Agnahe, congratulations. Congratulations, papadala namin sa iyo yung iyong premyo na Exalt long sleeve hoodie, 300 peso load, tsaka Exalt cap. Cap. Hey. Right. Congratulations. Okay, so ano sana ba tayo? Punta tayo sa question number trivia number 3. Yes. Okay? So kanina natin ipapaano yan papasagot. Online? Para sa online? Online ba? Ah, sige. Sige. Okay. So, question number 3. Ano ang tamang dosage ng Exalt sa kada ektarya? Yan, sa cabbage po. Yan. So, ano ang tamang dosage or recommended dosage ng Exalt kada ektarya sa cabbage? Ayan, pinag-usapan natin yan kanina. Nag-usapan natin kanina. Ayan, ang napakabilis. Si Sir Joel Rafael, tama po ba? Yan, siya yung unang nakasagot. 500 ml daw po ba? Yes, correct. So, alright, tama po kayo dyan. So, 500 ml po per hectare. Yan. Alright, kung congratulations, extra, Sir Joel. Ka, Sir Louie, pwede rin kila Sir Marvin. Yes. Pero na-reveal na yung sagot eh. Yes, si Marvin na bahala sa kanila. For sure, mayroon na yan si Marvin. Ng mga giveaways. Tama ba, Marvin? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Kinabahan. Okay. Of course. All right, so meron pa ba mga tanong diyan or dito sa ating online online na tanong, viewers? Magtanong kayo, ate. Tanong. Mantig kayo to discount. Ayan, sir, meron daw po. Tingin lang. Sir, mantig kayo to discount. At kung mag-isa ka, tag-isa. Sabi nila, tag-isa. Ni Marvin Latati ko ah. Si Marvin na ang sasagot po sa tanong na yan. Pero merienda na lang, discount nila. Ayun. Ayan, merienda. Okay, sana all, may pamerienda. Sana all. Ayan. Sir Louie, okay. May question po from yes. Sir Rinante. Yan, tag-ilang kutsara na Exalt sa 16 liters. Yan. So, sir, depende po sa lawak po ng ating garden or ng ating field. So, pag 500 ml po per hectare, so kunwari, gumagamit po tayo ng 25 tank loads or 20 tank loads. So, 500 divided by 25 tank loads. So, 2 tablespoons po yon, kasi 20 ml po siya per tank load. So, ang tandaan lang po natin, kung gano'ng kalaki po yung ating field, tsaka kung gano'ng kadami pong tubig yung ating ginagamit. So, yan. Alright. Sana po. So, ayan, may mahabol. Pa-shout out daw kay Renzo Santos. Good afternoon. Ayan, hi Sir Renz. Alright. Okay. So, siguro Ms. Vera, i-recap lang natin mga nanalo. Yes, meron na ba tayo? Kasama ba tayo dyan ng ating winners? Mga winners? Ang gagaling kasi sumagot ng mga taga-agribida natin. Ang bilis. Sumagot. Oo. Yan. So, recap lang po natin ng mga nanalo ngayong hapon. Meron po ba tayo? Ayan. Habang lalabas natin yung listahan. Oh, si Sir Crizal. Hi, Sir Crizal. Good afternoon po. Pa-shout out naman daw. Hehe. Ang ating ever loyal na si Crizal. Laging present yan sa ating mga agitalino sessions. Correct. Of course, thanks kaya daw. Norman. Kay Norman. Yes, Sir Norman. Benguet. Yep. Ayan. So, humabot ka pa, Norman. Wabot pa. Ayan, ito na yung recap, Ms. Vera. Take it away. So, ang ating winner number 1 ay sa kasama natin, kasama ni Sir Marvin, si Sir Junjun Agnahe. Yan, congratulations po. Ang winner number 2 po natin, si Sir Justin Kelly. And ang winner number 3 po natin, si Sir Joel Rafael. Congratulations po. Alright. So, congratulations po sa inyong lahat, mga
mga kaagribida, no? At kukontakin na lamang po kayo ng aming kasamahan mula po dito sa Corteva para sa inyong mga papremyo at kung paano po ninyo marireceive po itong mga prizes. Okay? So, siguro, Marvin, I give it to you para magpasalamat at magpaalam sa ating mga kaagribida mula dyan sa Ambagyo, Nueva Vizcaya. Okay, sir. Sa pinarod amin, iti pinintay ko nagsisila kakausat. Dawating nga rin dito, yung agundaway. Iti amin siyong nagdingig. Kaya sa pala kumata, dati nabati dito panunod tayo, ya. Kaya kang runan na, ipapuso tayo. Kinahan lang nga dito ipanunod kin puso. Ken dapat na ipaima tayo kakapsat at magtigasta at tutuloy nga dati kanin tayo kin politik na ibang nga malang yung aming nga wanti labas na. Sir. All right. Thank you. Salamat, Marvin. Okay, thank ingat you, kayo dyan. Okay, kita kids bukas para naman sa topic about talong naman, no? So makikita ka namin ulit bukas, Marvin. Sige sir, mga 20 kami dito sir. Okay. Agyaman kami apo, kada kayo. Dita Ambagyo, Nueva Vizcaya. Salamat po. Alright, so dito naman po sa ating ano no, main base. So muli maraming salamat po sa lahat po ng tumutok, no? Dito po sa ating Agritalina session for Exalt in Cabbage at sumali po sa pakikipagkwentuhan sa amin ni Ms. Vivian. Ako nag-enjoy ako today kasi kakaiba na ipasyal tayo, no? Nila Marvin, yes. At Eva Vizcaya. Na, yes. Na dati natin ginagawa, eh, no? But because of this pandemic situation, at least through virtual, no? Nakaka-reach out pa rin tayo sa kanila. Yes. So, lumalapit sa atin yung field, di ba? Dati tayo yung pumupunta ngayon, dinadala po namin sa inyo. Ang field, Susana po, ay na-enjoy natin at minapulot po tayo doon sa aming live virtual field tour. Yan. At siyempre, maraming salamat po sa game na game na sumagot sa aming mga tanong at sa nakakuha din ng tamang sagot. So, sana po ay may marami po kayong natutunan na sa ating naging kwentuhan ngayong hapon na makakatulong po para maging matagumpay tayo sa pagtatanim ng repolyo. Yan. Tama yan, no? So, sana po, hindi lang puro salita yung aming ibinigay ngayon. But yung actual po, no, yung actual na resulta po na Exalt sa repolyo po. At sana po, subukan po niyo. Doon pa sa hindi pa nakagamit, subukan niyo po ang Exalt 60SC para sa repolyo, panlaban sa Diamondback Moth, no? And then tomorrow, samahan niyo po kami, no, para isa na namang special na Agritalino Learning Session. But this time po, pag-uusapan naman natin ang pangangalaga po sa talong, no? And we will also have a live virtual field tour also of eggplant, this time naman po sa Quezon, Nueva Vizcaya. Of course, kasama natin ang team po ni Marvin Morales, ang aming DMDM po na naka-assign sa Nueva Vizcaya. So muli po, ako po si Louis Sibayan. And ako po ulit si Vera Luansing Tumblin. Okay, kita-kits ulit po tayo bukas, mga kaagribida. Salamat! Salamat po! Ingat po!